Hindi ako aalis dito. Munti ka nang mapatay ni Arnaldo. Pinagtangkaan ni Emilia ang buhay mo. Sa susunod na may mangyari sa iyong ganito, tandaan mo, ako na ang sasalo ng bala na para sa iyo. I want Arnaldo out of that stinking rat hole as soon as possible. Be still. Who was behind all that bedlam? Kung meron man tayong babawian, ang gusto ko ay sigurado. Julio, you should see this. That's Arthur Vergara, one of Camia Cruz's witnesses. Sandali, di ba? Patay na yan. Pinatay yan eh. Apparently not. Siya yung nag-leak ng confession ni Arnaldo on live TV. Ayaw niyo sabihin, isang pipit-choking baliw lang ang sumira sa atin? Paanong nakalusot sa atin ito? Ha? How? How was a crazy person able to make us all look stupid? Ikaw. Ano, lumapit ka rito. You have been the head of my army for the past 16 years. Ilang beses ka nang pumalpak sa akin? Too many times to count. Kaya hindi ka makasagot, ano? Congressman, malinis akong trumabaho. Tandaan niyo si Governor Alvarez at yung pinatumba niyong reporter. Walang sabit yun. Eh, parang panahon pa ng hapon yung kinikwento mong trabaho mo eh. And if my memory serves me right, ang batas ko ay you are only as good as your last job. And if we look at it, etong last job mo, pumalpak ka na naman dahil ni hindi mo napigilan ng taong bayan sa paglusob nila sa kasal ni Arnaldo. What was wrong, huh? What was wrong? I gave you the weaponry. I gave you the manpower. For God's sake, I even gave you a chopper. What did you do? Huh? What did you do? Nothing. Zilch. Zero. Nada. You were just running around like a headless chicken. Ni hindi mo alam kung anong pinagkagagawa mo. I am going to give you a last chance. Bring me the head of Arthur Vergara. Kung hindi, yung lintik na ulo mo ang pagugulungin ko sa plaza. Susunod, Congressman. Better be sure. Ang akala nitong mga taong ito ay kayang-kayanan na lang nila ang pamilya natin ngayon. Binabastos tayo. Well, I want everyone to know, hindi pa ipinapanganak ang taong magpapabagsak sa akin. Not in a million years. And I want you to spread the news that Julio Argenta is coming down on them, and I am coming down on them with a vengeance. I am going to make it rain fire and brimstone on them. They'll regret the day that they were born. Diyan ko nakita yung nahanap niyong Arthur. Kaya, yung bayad ko po. Anong sinasabi mo? Ah! Tabi! Sige, pasukin niyo! Sir, negative. Aasan tayo ah. Tara! Sir, wala dito sa loob. Mukhang natakasan tayo.
Ma'am Ivy, ito ang 20 million pesos na ransom money na pinangtubo sa inyo ni Mayor Arnaldo. Wala pong ibang dapat humawak nito kundi kayo lang po. Salamat po sa proteksyong ibinigay ninyo sa akin. Ma'am? Miss Aguas? Excuse me po. Ito na po yung documents para po sa head office natin. Ma'am, I'm very sorry po sa nangyari sa wedding niyo ni Mayor. Irene, hindi naman yung parte ng trabaho mo. Kaya huwag na lang natin pag-usapan. Okay po. Open the bag. Napakarami pera po nito, Miss Aguas. Gusto ko i-deposit mo yan sa Shining Light Foundation, Bagong Tahanan Orphanage, Children's Hospital, and Home for the Aged. Sino pong ilalagay kong deposit? Anonymous. Ma'am, napakabuti po ng puso ninyo. Irene, hindi galing sa akin yung perang yan. Inako yan ng mga Argente, kaya sinusoli ko lang sa tamang paraan. Now, you may go. Magpasama ka sa guards. Okay po. Nado, my son. Feel okay? I'll be praying for you tonight. I'll go visit you tomorrow, ha? Tama nga kayo mga kumare doon sa tinanong nyo sa akin kanina. Oo, itutuloy ko yung rehabilitation program at education para sa ating mga inmates. Malaki pa rin pala ang natutulong nyo sa taong bayan sa kabila ng mga nangyari? Of course, kumare. Nanay ako. Para namang wala akong kwentang nanay kung wala akong gagawin about it, hindi ba? Lalo na ngayon na nakita ko ang karinusunos na sitwasyon ng mga inmates dito. At gusto kong malaman ng mga tao, nakita niyo naman, si Mayor Arnaldo Argente, walang VIP treatment. Mayor, gising. Sumama ka sa akin. At makakaasa kayo na hindi namin gagamitin ang posisyon namin para makalamang sa ibang tao. Kasabay niyang kakain, maliligo, dudumi, ang libo-libong inmates dito. Mayor, kailangan ho natin bumalik sa Elda. May bisita ko kayo. Ivy! Ivy, how are you? Huwag ka malapit sa akin. No, I'm so glad you're back. Kamusta yung sugat mo? Kamusta ka? Sinabi nang huwag ka malapit okay, sa akin. Okay. Ito na, Misha. Okay ka lang. Okay lang ako. Okay, well, thank you for being here. Salamat, pinuntahan mo ako. Salamat. Namiss kita. Namiss kita. Namiss mo ako? Hindi ako pumunta dito para balikan ka. Pumunta lang naman ako dito para siguraduhin ko talaga na mababaliw pa na dito sa kulungan na to. Pinagdudusahan ko na yung ginawa ko kay Carlota. Ano pa bang gusto mo? Kulang pa yun. Dahil ang gusto ko yung talagang papatayin ka ng konsensya mo. Hindi mo ba talaga akong papatawan? Hindi mo pa naranasan ang mamatayan ng ina. Gusto mo iparanas ko sa'yo, pwede kong gawin yun. Para malaman mo ang sagot sa tanong mo. By the way, pakikamusta mo na lang ako kay Emilia. Yaman lang din, binalak na naman niya akong ipapatay. Sabihin mo sa kanya, malapit na niyang makamit at makita yung hinahanap niya.
Anong ginawa ni Mama? Mababaliw ka dito, Arnaldo. Anong ginawa sa'yo ni Mama? Ivy, please. Anong ginawa sa'yo ni Mama? Tell me. No, Ivy! Bakit ako na? Ivy! Ivy, bumalik ka! Ivy! Saan naman nalagay yung apo ko? Ivy! Ivy! Oh my God! It's Arnaldo, Papa! Arnaldo? Siya ay kukulong? Such a miserable place! Hello? Nay? Anak? Nay, pasensya na ho akong kung ngayon lang ulit ako nakatawag. Okay lang, anak. Ang importante, narinig ko ang boses mo. Okay na ako doon. Kamusta ka na, anak? Miss na kita. Kailan ba ulit tayo magkikita? Miss na rin kita, Nay. Huwag ho kayong mag-alala. Malapit na ho tayo magkita. Malapit na. Sige, anak. Mag-ingat ka palagi, ha? See, Papa? See? Ayan, oh. That CCTV won't lie. Dumalo si Ivy Aguas kay Arnaldo before we came in. Alam mo, hindi ako magtataka, Papa. Kung yung babaeng yan, siniraan ako sa mismong anak ko. Kaya ganun na lang kalaki ang galit sa akin ni Arnaldo. And he almost killed me. Well, totoo naman, tinangka mong ipapatay yung fiancé niya, hindi ba kanya? Technically, tama ang anak mo na sinabi niyang, "This is your fault." What? Come on, Emilia. Sa simula't simula pa lang, ginugulo mo na ang relasyon ni Ivy at ni Arnaldo. At sa kabila ng alam mong gustong-gusto kong matuloy ang kasal ng dalawa, sinuway mo pa rin ako. Tinangka mo pa rin manggulo at ipapatay si Ivy. Excuse me, Papa. And correction. Wala akong inaamin sa assassination plot kay Ivy. So, technically speaking, wala akong kinalaman doon. You can lie to the public. You can lie through your teeth.
Pero hindi ka pwede magsinungaling sa akin. I have eyes and ears all over my city. Kanya alam ko ang katotohanan. Now, meron ko pa bang gustong sabihin bago kita patawan ng kaparasahan? Yes, Papa. This is not about hatred or jealousy towards Ivy Aguas. I can smell the traitor in that Ivy Aguas, Papa. She plotted everything para ipabagsak si Arnaldo. I know that, nararamdaman ko. Hunting down Arthur Vergara is just a waste of time. We should get to the head of the snake, and that's Ivy Aguas, Papa. We should kill her. We should kill her as early as now, Papa, bago pa yan magpa-media, magpa-interview, at masila tayo ng tuluyan sa taong bayan. And if we do that, Papa, alam mo ba ang pwede natin ibintang yan sa mga kalaban natin? And with that, baka makuha pa natin ang simpatsya ng taong bayan. Papa, Ivy Aguas is better off dead. And you know it. Do it. Kamusta? Anong nangyari doon sa meeting niyo ni Papa? You know, I can't believe na iniwan mo na naman ako mag-isa doon. Bakit? Ano ba sasabihin ko kung nandun ako? Tsaka siya pa, Emilia, totoo namang pinapatay mo si Ivy, di ba? Alam mo, magpasalamat ka at nanahimik ako. Eh, diyan ka namang magaling, di ba? Ang manahimik, yung walang sinasabi, mabuti pa nga ibang tao, kaya akong ipagtanggol. Eh, ikaw? Sandali. Sinasabi mo, si Jaguar? Ha? Yung ba pinagmamalaki mo? You want the truth? Oo, si Jaguar. Alam mo sana nga, Raul, naging si Jaguar ka na lang para may masabi ka naman at may magawa. Our family's falling apart. Our son is in the jail, but you're not doing anything. All you do is just nothing, nothing! Dala, Emilia. Huwag mong minamaliit ang mga ginagawa ko para sa pamilya natin. Ano mo nagawa mo para sa pamilya natin, ha, Raul? Wala naman, di ba? And if you keep pulling me down, I have no other choice but to dump you. Hindi pa ako tapos. Tinatakot mo talaga ako, ha? Eh, di gawin mo kung anong gusto mo, ha? I dare you, Emilia. People, I would like you to meet the new head of our private army, Colonel Jose Ruel Sangano. And I would like everybody else to know that we will be making a lot of personal changes. Kaya to sa mga ibang taho natin, please sit down. Mag-isip-isip na sila if they do not perform according to my standards. For your information, si Colonel Sangano used to lead the military operations in the whole of Mindanao. Kanya napakalaki ng tiwala ako sa kanya. So, where's your former head, Papa? Emilia, alam mo naman kung paano kontratuhin ang mga tawahan ko who are incompetent. Siya ay pinagpahinga ko muna. Sa cementerio nga, no? That is why ang mga tawahan ko ay merong life insurance because I care for my people. I'm sure everyone is lining up to work for you, Papa. It has always been the case. Thank you for joining us again, Colonel. Thank you, sir. What happened to you, Arnaldo?
You're the mayor of the city and soon to be governor. My God, Arnaldo, you are the golden boy of our family. Paano mo pinabayaang masira ka ng isang babae? Oh, you just sit there and cry. Tapit mo na sa mga luha mo. And be the man that I trained you to be. Aldo, please. Tell me what I can do to help you. Arnaldo, I'll do anything, anything. What do you want? What do you need? Ivy. Bigay mo saan si Ivy. Bigay mo saan si Ivy. Ano mo na. Bigay mo saan si Ivy. Nakikiusap mo ko. Bigay mo Ivy. Kailangan ko si Ivy. That's what I need. Plus, it's just really lonely here. I need her in this bed. I want her. Here, with me. Please, give it to me. Pakalungkot ng buhara ko na to. And I need my wife here! If you really love me, bibigay mo siya sa akin. Nakikinig ka ba? Bibigay mo siya sa akin. Bibigay mo siya sa akin. Pakihatid na sa impyerno si Ivy Aguas. Ihay mo na ako kay Satanas, ha? Yes, ma'am. Okay na to. Make sure na madadala mo yun ngayon sa branch natin sa Manila, okay? Yes, ma'am. Itong mga papers na to, siguro... Ma'am Ivy, kailangan itong makita. Sinusugod tayo ng mga tao ng Argente. Mo dito, Congressman. We need to talk, Ms. Aguas. Hanggang dyan ka na lang, Congressman. You and your army are not welcome here. Ano ba yung sasabihin mo? Kung pwede lang pakibilisan. Dahil marami pa akong importanteng bagay na gagawin. Okay, let's cut to the chase. I'm here to make you an offer, Ivy. An offer? 100 million pesos. At kahit na anong posisyon sa gobyerno ng mga PPU. Seriously? Yes. Kapalit ng ano? Balikan mo ang apo ko.